kanina sa I Want ASAP na yung puso niya nga po, sobrang saya niya. Sobrang saya niyo na po, kaya binubuhos niyo po yung kalungkutan niyo dun sa mga kanta. Meron po ba kayong mga advice dun sa mga taong nasasaktan? Oh. Paano? Naku. ano bang klaseng sakit to? Yung parang best friend lang, mga ganyan. Ghosting. Masakit. Ang daming pwedeng ipayo eh, no? Pero sa mga dumadaan ngayon sa malungkot na face ng heart nila, kapit lang kasi hindi naman dapat ang problema, hindi yan tinatambay. Hindi ka nagsistay, dapat tinatambay mo lang minsan tapos dadaanan mo lang. Dahil you know that it will change, eventually makakilala ka ng taong talagang magmamahal sa'yo. So, pero syempre ngayon, iyak mo kung masakit, iiyak. Tama yun. Importante yun. Pero nung matatapos din, magkaka-cycle. Ate, so, yun nga diba? Oh, 'di ba Ate Yeng, minsan nga kapag ayaw mo na, dapat umaalis ka na. So 'di ba yung kinanta mo kanina is called Ayaw Pag Ayaw Mo Na. It was uploaded 2 months ago. So nasulat mo ba ito during quarantine? Hindi, ano to, dati ko pang song to, siguro mga second or third album ko. Tapos recently, marami kasing mga youngsters na ano, parang nakakamiss lang ng mga old songs ko. Tapos, di ba, syempre usong-uso yung mga hugot ng mga kanta ngayon. Katulad ngayon, kinanta ni Maymay kanina yung Di Tayo Pwede. Parang, oo nga, no, parang may naalala akong song ko na medyo hugot. So yun, kinover ko ulit siya. Nilagay ko sa YouTube channel ko. So, sobrang nakakaano. Talagang dami nagdadaan sa heartache ngayon kahit quarantine na. Oh. Parang mas lalo ngayon, Ate Yeng. Kasi usong-usong ngayong ano, quarantling. Hindi quarantling. Quarantling? May ganon? Quarantling? Quarantling. Parang di naman tama. Kuya Robby, kunwari di mo alam, ikaw ang nag-explain sa akin. Uy, wala akong quarantling, ha? Dapat diretso tayo sa ano. Kailangan maging frontliners tayo ng pag-ibig. Wow. Ayun tayo.